Ayan. Hello. Hindi ko alam paano ko ito umpisahan. Kasi alam naman natin na sobrang sakit na mawala ng minamahal sa buhay. Hindi ko talaga alam. Pero, ayun, na this month, this week, yan, nawala yung kuya ko. Parang, syempre, parang actually, parang sobrang fresh pa nga siya sa akin kasi lately ko lang talaga nalaman. And nasa ibang bansa pa siya. Hindi pa natin alam paano siya mai-transport dito. Pero ginagawa naman na ng paraan para mai-transport siya papunta dito sa Pilipinas. Pero, di ba, ayun pa rin yung sakit. Yung sakit na biglaan yung pagkawala. Hindi naman siya COVID. Pero yung biglaan na pagkawala niya. Syempre, masakit pa din. Maalala mo yung syempre yung mga memories nyo. Magkasama kayo. Although, hindi naman kami talaga yung hindi man talaga kami yung magkapatid na sobrang close. Kasi syempre lalaki siya. Syempre may barkada siya. May barkada din ako. Pero may mga times naman talaga na sobrang naging sobrang naging caring siya sa akin. Sobrang naging kapatid talaga sa akin. Alam ko naman na kahit tahimik lang siya, alam ko naman na mahal niya ako kahit ganun. Kasi hindi lang talaga siya expressive na naramdaman niya. Ganun. Pero ito na siguro yung pinakamalungkot. Yung malungkot ko talaga na vlog. Kasi nung 2020, syempre, di ba parang sa mga nakapanood na nung 2020, sobrang ang dami ng trials nung 2020. Tapos, ngayong 2021, ayun naman, may bago ulit. Pero, syempre, kakapit lang tayo. Kaya natin ito. Tapos, ayun, nalala ko nung bata pa kami. Siya, high school na siguro siya noon. Tapos ako, elementary ako. Tapos may nang bubuli sa akin. May nang bubuli sa akin na lalaki. Hindi ko na sabihin yung pangalan, pero basta parang binabastos ako. Tapos, sabi niya sa akin, ituro ko daw kung sino. Tapos, pinuntahan niya ako dun sa classroom namin nung recess. Tapos tinakot niya yung bata. Tinakot niya yung kaklase ko. Tapos sabi niya, wag mong babasusin yung kapatid ko, ah. Kasi, tapos kunelyohan niya yung lalaki, yung bata. Yung kaklase ko nga kunelyohan niya. Tapos yun, syempre parang sobrang sinacherish ko yun kasi syempre parang sino na yung magtatanggol sa akin kapag may nangapit sa akin. Diba, parang yun talaga yung makakamiss kasi protective talaga naman si kuya kahit hindi niya sinasabi. May mga ways siya. Ayun, tapos nung lately lang, nung 2020, parang yun, sobrang naging caring niya sa akin nung may pinagdadaanan ako. At lagi kami magka-chat nung nawala na ako ng trabaho. Kaya kamusta niya ako lagi, kung okay lang ako. Ayun.
sobrang bahala. Pababahang bigla yung pangyayari. Saka sobrang tagal na din namin, hindi rin kami nakita. Parang ilang years din. Siguro 7 to 9 years kami hindi nakita. Ganyan kasi nauna siya mag-abroad sa akin. Tapos nung umuwi naman siya dito, pangalawang uwi niya, nasa abroad naman ako. Kaya syempre parang nawala siya na, hindi ko man na siya nakita ulit. Pero ayun, sana okay lang siya. I mean, sana matahimik siya. Hindi yun, mama. Ano na siya, napahinga na siya sa mundo. Hindi na siya may stress pa. Kaya yun, wala lang, sobrang sakit lang talaga na mawalan. Lalo na ngayon, may pandemic pa tapos ganito. Pero yun, guys, syempre kahit hindi natin to kasi nalaban tayo. Nalaban talaga tayo. Kaya yun, nasensya na. Kaya natin to. Okay. So, update ko kayo kung anong pang mangyayari. Pero, lalaban tayo. Hindi tayo susukok.